mga walang magamit dyan, nilagay gumamit ng luna, ito plastic, oh. Ayan, nagagamit ng pangtakip, plastic ng asukal. Maasukal pa yan. Maasukal pa ng gamit ko. Ito, hatiin nyo lang dito sa gilid na ito. Patapos, hatiin dito, ganyan. Kilain lang. Ayan. So, may nag-request bumibili ng plastic. May nag-request ng bumibili ng plastic. Itatry namin i-ano dyan, oh. Ito, 1 kilo. Isa, ito, 1 kilo. Ito. 1 kilo na yan? 19 na piraso. 19 na piraso. And, ayan, 1 kilo, 19 na piraso. Mga boss. Yung mga walang magamit na plastic dyan. Magkano yan? Ito? Magkano 1 kilo? Mura rin naman ito. 70. 70, 1 kilo. Plus shipping fee. Kasi ilalagay namin dyan sa ano, oh, may nag-request. Try lang. Kung kasha. Eh, try ko lang. Oh, baka kasha naman, oh. Baka yung isang ano, 3 kilong kakargahin. Try ko lang doon sa pouch na yan, kung kasha siya. Kung kasha naman, kasi may hangin-hangin siya, oh. 1 kg yan, no? Yeah, 1 kg. Oh. Kasha pala. Kasha. Baka kasha ang ano siguro dyan. 1 kilo lang ito? Ah, ang kasha dyan, 1 kilo? 1 kilo lang, kasha. Pwede, pa-box nyo lang. Ah, sa box, oh. Kasha yan. Kasha ng mga ano si Bilo. May nag-order ng plastic. Taga saan yung nag-order ng plastic sa'yo? Taga ano? Taga Aurora. Taga Aurora. Taga Aurora. Nag-request ng plastic. Kasi wala siya magamit. Wala siya magamit. Ayan, 1 kilo yan. 1 kilo. Plus shipping fee. Tinatry ko lang. Para kasi... 95. Oo. Kasi, yung kasi bumibili pa ng luna. Ayan. Ito na lang. Ayan, sa mga magre-request din. Wala kayong plastic na magamit. 70 pesos yung 1 kilo. Mura lang yung plastic. Plus, ano, shipping fee. Oo, shipping fee ninyo. 95. Ayan, ganyan. Kasi nirequest niya ng plastic, wala siyang gagamit ng plastic. Wala siyang magamit ng plastic. Kasha? Yan, 1 kilo. This is 1 kilo plastic. Kasha. Yan. Yan, 1 kilo. So, ipabook mo sa ano, yung kahit 1 kg. Isa't kalahati, no? Kasha yan. Pwede isa't kalahati. No, isa't kalahati. Siguro kasha. Yan. Patingin nga, iharap mo nga dito yung... 1 kilo. Ano mo yung, pakita mo yung ano, yung bunga nga. Yan, bunga nga. Kasha naman yung ano. Oo. Oh. Kasha yung ano dyan. Isa't kalahati siguro, no? May langgam-langgam pa. May langgam pa kasi plastic po yan ng asukal. Yan po yung ginagamit ni Kennedy na pantakip sa tinatanim namin dito. Yan. Galing po yan sa planta ng coke. Yan. Binibinta rin sa amin. Yeah. Per kilo din ang binta sa amin. Yan. Kung order kayo ng plastic, ngayon lang namin naisipan to. Kaya guys, kung gusto nyo umorder ng plastic, 1 kilo, 70 pesos, yeah. Plus shipping fee, 95. Yan, ganyan. Sa ano lang, sa Luzon, Visayas, no? Kasi sa Mindanao, iba na yung shipping fee eh. No. Isama na sa, no, sa pag sa Mindanao, kung gusto nyo rin sa Mindanao, kasi pa-box na po yung sa Mindanao kasi. Oh, sa Mindanao, isabay ko yung sa packaging ng box ninyo. Oh, isasabay na lang sa packaging ng ano box nyo kung order kayo. Masukal pa yan, oh. Yeah. So, itong mga dumi-dumi ito na ano, masukal. Lalaban lang ito. Pugasan sa tubig lang, matatanggal na. Matatanggal na. Kasi ito, mga... May plastic pa yan. Ano lang, asukal ito. Yung plastic na ano yan. Yung asukal. Ito, asukal. Na. Asukal yan, asukal. Asukal. Ugasan nyo lang, tatanggal. Asukal. Ayan. May nag-o-order ba? May nag-o-order pa yan. 3 kilos yung motor niyan eh. So, tinry ko lang. 3 kilos? Bali, 3 ganyan gagawin mo? Hindi, baka sabi ko lang sa box niya. Ibabox yun sa kanya. Ay, pabox ba yun sa kanya? Ayan. Lagi sa pouch. Sa Baler. Baler, Aurora. Ipapa-box mo? Box yun, kasi 20 packs yung kukunin. 20 packs, 10 ay oo, 10 kg. So,
ikikiloan ko siya, di pa dito ng 2 kilo. Kasi 3 kilos ang order niya. Sa mga mag-o-order, pwede niya ilagay sa box. Yung plastic. Papabox mo yan. Nasama ko lang sa binhinya to bukas. Yeah. Sa box. Mm-hmm. Kukunin ko yung malaking box. Yan, pinakita lang po namin. Baka gusto nyo umuha yung plastic. Kung wala talaga kayong makita o mabili na plastic dyan, pwede po nating ipa plastic pouch na ganyan. Bali, 1 kg po yan, 18 pieces. 19? Oh, 18 to 19. Magkano po yung spawn? 35. Madam Daisy, 35 po. So, pag may kalahating kilo. Kalahating kilo. Diba, ito may butas, dito yung hatiin. Yan, tapat huwag mo lang isama yan. Kunwari lang. Kunwari lang. Pag may nabili silang plastic na gano'n. Ano, may free kasi, yan, sa factory yan eh. Buhay siya na muna natin. Kung wala kayong plastic na, pwede rin yung, lab. Plastic ng abono. Kasi mas maganda itong gamitin. Mas maganda yung gamitin yan. Mas maganda pong gamitin yan kasi ma-moist. Mas ma-moist. Plastic ng abono. Tamang-tama lang. Ilang kilo nito? Higit 2 kilo. Dapat ganda mo yung pagtupi dyan para kasya sa box. Yeah. Yung pagkakatupi mo. Using ko pa yun. Kinikilo ko pa. Magkano po? Ito po, Ma'am Daisy. Ma'am Daisy. 35. Ayan, 2 kilos. Pagod na ako, Kennedy. Kanina pa kayo dito. Buong araw na kami dito. Yung ipapa-shipping namin bukas po ng umaga. Kasi ang ginawa namin ngayon, nag-repack kami para sabay-sabay na lahat. Hahabol ka, Ma'am Daisy? Order ka ba? Mag-message ka lang. Sure buyer po kayo ah. Basta sure buyer lang po ah. Kasi minsan may napadalhan kasi kami. Tapos hindi kinuha. Babalik na po yun sa amin. Pag hindi nakuha, babalik na po yun. Kaya sayang din po yung effort namin na nag-repack at yung shipping fee namin binayaran na po namin dito. Bago po pupunta dyan, nabayad na po yung shipping dito. Tapos ikukulik lang ng LBC yung kaya malaking din yun sa amin. Malaking kawalan. Yan, kaya sure buyer, basta sure buyer po kayo. Yan. Kahit LBC na po ang magkukulik sa inyo. May sasabihin ka pa? Wala na. Yung mga magtatanim yung pinadalan natin noon, nakuha na nila, may ka dito, umupo ka muna, para maturuan mo sila. Si mga magtatanim nakakuha na? 6 pieces po is pound. Ma'am, piin mo lang yung details mo. Yung mga nakakuha na, at 1 kilo na plastic, at saka 1 kilo daw na plastic. Yung mga nakakuha na po, dito ka ay umupo ka. Sabi lang, lalagay muna ko ang binhi dito. Sige na, yung mga nakakuha ng parcel nila ngayong araw na to. Ay, yung mga nakakuha ng parcel ay pakilabas yung binhi doon sa plastic pouch na pinaglagin ko ng ganito. Parang ilagay nyo sa simento na nakagalito lang siya. Ilagay nyo yung nakaganyan sa floor. Siya, ilabas nyo siya dito sa plastic kasi ito ko ay mainit. Mainit siya. So, kailangan makahinga yung binhi. Ilagay sa room temperature lang. Medyo malamig ng konti. Medyo malamig. Medyo malamig ng konti sa loob ng bahay nyo kasi. Hindi mainitan. Hindi po pwedeng mainitan po itong spawn natin.
Hindi po siya pwedeng mainitan na. Para makahinga na rin. Kasi yung plastic pouch kasi, nakakawa siya ng doon, nakalagay doon, siksik sa plastic at pouch. Yung mga nagbababad po ng 8 hours, please lang po, makinig po kayo sa turo ni Kennedy Roses na 30 minutes to 1 hour lang po ang babad. Ang pagbabad sa dahon ng saging. At huwag kayong kukuha niya yung dahon ay basa pa. Kailangan yung mismong tuyong-tuyo sa puno ng saging. Pwede rin yung balat ng saging na tuyo na. Uh-oh. Isama nyo dun sa dahon na iputol din. Mm-hmm. Kasi yung balat ng dahon ay maraming tutubo din doon. Isama nyo na lang. Isama nyo na lang. So, okay, magtatanim na. Ayan, madali lang. Ngayon. Kasi pag mataas ang tanim. Madali lang po ang pagtatanim. Mga sir, madam, sa isang timba, isang kutsaritang abono, alam niyo yung kutsara ng ano, yung plastic na puti, yung disposable spoon na ano, kutsarang puting maliit, yan, isang kutsara na ganun lang po sa isang balde. At tapos, kung gusto niyo, lagyan niyo ng asukal. Brown or white, pwede. Kung wala kayong ano, molasses, pwede. Kasi yung molasses, ikaleng yun sa tubo ng ano? Masyara kayo makatinipod ko. Tubo ng, ito lang may kinya unas, Tagalog na unas. Molasses, sugar cane. Sugar cane. Galing yung molasses, galing din sa ano yan. Pares ng asukal. Kasi asukal din yun. Pwedeng brown sugar, pwedeng white sugar. Yan. Kahit ilang sugar ang ilagay nyo. Kung may drum po kayo na urukan, na sabi ko nga isang balde. Yung drum na tumbler lang ganyan. Oo nga, isang balde yung ganyan. Isang balde. Ibang balde. Yung ano bang balde? Timba yun, di ba? Yeah. Isang timba. Isang timba. Isang kutsaritang abono. Isang kutsarita lang. Oo nga, isang kutsaritang abono. Kutsarita nga. Ito si Kennedy, oh. Inaaway ako. So, mayroon pa yung tumbler na ano, yung tumbler na pinaglagyan ng margarine sa bakery, yung nalagayang katataas. Uh-huh. Drum na pinaglagyan ng ano, yung margarine. Ilakas ang boses mo, hindi na pinaglagyan ng margarine. Wala tayong mic. Bakery. Ayun, pwede yung haluan ng ano, isang kilong asukal yun. Isang kilong asukal? Hmm, yung tumbler ng ano, pinaglagyan ng margarine. Yeah. Ha? Pandidilig nyo po yun, ha? Pandidilig nyo. Pasaluan nyo ng... Pandidilig nyo po yung ano? Pasaluan nyo ng ano? Paano? Paano ba magdilig? Explain mo kung paano magdilig. Bilisan na. Kasi nga yung iba, hindi na nila pinapanood yung video natin eh. Yung actual video natin eh. Kung mayroon yung mga kayo, walang internet, yung ano lang. Okay. Pwede kang gumamit ng tabo, parang winiwisik-wisikan nyo lang siya. O kaya yung lata na, ano, butas-butasin nila. Okay, yung lata ng ano? Parang shower. Parang butas-butasin yung parang shower. Kahit yun ang pandilig nyo. O, pandilig nyo, mabilisan lang. Yan. Mabilisan kayo. Dapat mabilisan lang yung pagdilig. Mabilisan lang. Halimbawa, first plot, no? First plot. Parang matapos na yun. First plot, diligan muna nila, no? Yeah. Tapos, pagkatapos yung diligan, patong ulit. Binhi. Binhi muna. Tapos, patungan nyo ulit. Tapos pwede nyo ulit diligan. Pero yung shower-shower lang ha, hindi pwede kasing ano, sobrang ano yung pagkakadilig eh. Yung shower-shower lang, yung ano, may butas-butas na lata. Alam nyo na yun, yung tinusok-tusok ng ano, ng pako. Maganda yun, ganun. Yan. Tapos tag-init ngayon, ang plot nila gano'ng kataas, Kennedy? Gano'ng kataas ang plot nila? Ako nang magtatanong para sa inyo. Isa. Gano'ng kataas ang plot nila? Ito, mataas na to eh. Ilang layer? Apat na layer lang. Ako nang mag-interview sa'yo kasi. Apat na layer. Yan. Dito mo ako. Gano'ng kataas ang plot nila? So, hindi ko na lang bilang nito. Na gagawin dahil tag-init. Apat na layer, mga boss, mga sir. Nilito mo ako, hindi ko nakalimutan. Ulitin mong pagbibilang. Yan. At ang yung plastic, isausaw nyo muna sa tubig ha, bago nyo i-cover. Baka mamaya, hindi nyo pala naisausaw sa tubig. Kaya sinasausaw sa tubig, para madaling mag-moist. Yan. Tapos yung itodulo niya,
kasi magkaano niya, magkaano niya yung mga plastic. Magdidikit, magdidikit. Magdidikit. Oo, oh, alam ko na yan. Sample ko lang yan, ha? Ito yung plastic. Alam na nila yan. Kaya, ano yung gagawin mo? Para magdikit ito. Pag nabasa, no? Kasi pag nabasa, magdidikit ito. At saka mag-moist. On. Tapos, lagay nyo na lang patigat na bato para hindi lipad-lipad yung hangin. Para hindi makaano yung hangin. Kasi, pag lipad ang hangin plastic, sisingaw na yun, matutuyuan yung substrate. Mm-hmm. At saka itanim nyo to sa, mas maganda kung sa ano no, ilalim ng puno. Oo. Para yung lilim. Pagtutok sa araw, kailangan yung lagyan ng ano, yung takip ng ano, dahon ha. Yung, alimbawa, yung dahon ng nyog, pwede nyo ipantakip doon pagtutok sa araw. Kasi hindi po pwedeng tutok sa araw. Matutuyuan po yung ano natin, substrate natin. Yung dahon ng saging, matutuyuan yun kapag tutok sa araw. Yeah. Dapat lagyan nyo ng takip. Yung dahon ng nyog, magandang pantakip yun. Yun yung ginagamit naming pantakip. Bukas, applicable sa tanim namin na 14,000. Kasi bukas ay 7 days na dyan. Yeah. Bukas yung tinanim kong 14,000 na dahon ng saging. Bukas, 7 days na. So, update ko kayo bukas. Ano yung sinasabi mo noon na ano? Yung tinanim ko last week. Hindi nga, di ba, pupunta ka sa Tarlac? Sa Kamiling Tarlac? Pupunta ka ba? Oo, pupunta ko dito. Kailan? Magbagsak ako ng kabuti dun. Yan sa mga Kamiling, kailan yan? Then, next week. Next week yun? Next week, baka mag-harvest kami ng linggo eh. Bali, 7, 8, 9, 10. Baka Saturday or yung kumir na siguro ng kabuti. Magha-harvest ka, tapos ibabagsak mo sa? Try ko sa Kamiling Tarlac. At try namin sa Tarlac. Sa Kamiling? Sa Kamiling. Kasi yung magpasabay doon. Ayan. Pwede. Pwede yung magpasabay ng ano, binhi. Binhi lang. At saka plastic. Kung magagawi ako doon. Kung update namin kayo kung magagawi si Kennedy Rosie sa Tarlac. Kamiling Tarlac. Kamiling Tarlac. Palingke. Sa palengke, pwedeng makipag-meet up doon. No? Pwede. Pwede. I-update namin kayo kung ano. Kasi, tatry niyang hanapin yung ano doon, no? Bagsakan. Oo. Bagsakan ng kabuti. Hanapin ko siya. Hanapin niya yung bagsakan ng kabuti, yung maraming kinukuha. Sino kaya yun? Ang pangalan niya. Hanapin ko yan kasi para kung may taga dyan, pwedeng meet up. Pwede kayo magbagsak doon. Kasi magbagsak lang. Kapag magbabagsak tayo ng kabuti, no? Yes. Pwede silang makipag-meet up sa palingke. Uh-huh. At least makakatipid sila sa ano, sa shipping. Kung magbibinta rin kayo ng binhi, kabuti doon, kabuti doon. Uh-huh. May alam na kayo. Isang bagsak lang. Isang bagsak. Hindi na kayo malikot ay, lang sa bagsak lang sa palingke. Yeah. Ito ay order ng ano? Aurora. Aurora. Yung nandoon sa Samar. Saan ito? Samar to. Samar sa Iloilo. Iloilo. Sa gilid ng pader. Yan. Ang ating ay may nagtanong kanina dito kung sir sabi niya. Yes. Ilan daw yung pangalimbawa dumating daw sa kanya ng March 23. Ilan daw ang ano? Taka saan? Ilan daw ang Kailan daw ang expiration? Taka saan nga? Nakalimutan ko no kanina. Kasi pag nire-raise ko yung binhi. Mag-example ka na lang. Ito. Ito for bukas ito kasi ginawa siya ng Friday. So bukas is 4 days niya bukas. 4 days. Yeah. Tapos maglalakbay sa LBC. 6 hindi. 5 days niya bukas ito. 5 days. Yes, 5 days. Ready to plant na yan, ha? So, sa Luzon lang. Halimbawa, sa Luzon. Maglalabay siya ng 3 days to 5 days. Kasi minsan sa Cagayan, nasa 5 days eh. So, pag nirelease ko ito bukas. Sa LBC? LBC, eksakto, 3 days. Darating doon ng 27 sa mga malalapit na lugar. 3 days, minsan dalawang araw lang
dalan din to sa inyo. Sporting La Union, 2 weeks lang to eh. Oo, depende. One day lang, isa one day. Basta pag dumating din sa inyo hanggang ano to. Sa Luzon yan ah? Sa Luzon. Luzon. Luzon muna. 3 days, dumating sa inyo doon ng 27. Yun ay, ano na siya noon, 6 days na ito. 6 days. 6 days, pero nakaready na siyang itangin. Nakaready na yan. Nakaready na siyang itangin. Yan. So, bali ang inspiration nito pag dumating sa inyo ng 6 day ay 27. Ito is na ang binhi nito ay nasa nasa 8 days old na. 8 days so, old. Mayroon pang lifespan na ano si kumaba ng 20 days to eh. 25 days din yan. 25 days ah. Oh. So, 20 to 25 days. May 2 weeks pa kayo mahigit. May 2 weeks pang mahigit. Yan sa Luzon. Sa Luzon. Sa mga malalayang lugar man. Sa Mindanao, sa Mindanao. Parte ng Mindanao, dinidispose ko yun. 2 days old pa lang. 2 days old. Yun, 2 days old pa lang yun doon. Yan, 2 days old. Sa Mindanao yan. Mindanao yan. Sakto doon, pagdating doon, kasi 10 days. So 12 days niya na noon, pwede siya itangin, nakaready na. Kasi 10 days maglalakbay, no? Sa LBC. Sa Mindanao. Okay, Mindanao. Kaya pagdating sa Mindanao, Bisaya naman, 7 to 10 days din. Bale yung ispaw natin pagdating saka, niya sa Mindanao. Saka makikita niya naman kung 13 days, ganon. Makikita niya naman yung binhi. 13 days. Na niya. Kasi ito, magsasapo pa ito eh. Hindi nyo na makikita yung awag nito. Magsasapo lang siya ng konti. Kasi nakalkal na eh. So, sa pagdating niya doon, sa inyo, pwede na itanim. Okay, okay sir, may katanungan ako sa iyo, KD. Kasi itatanungan ko na sila, kasi hindi naman sila nag-message. Paano ang pag-harvest? Yung pag-harvest ng kabuti. Oo. Paano ang pag-harvest ng kabuti? Yung mga sample ko sa inyo. Kasi, kumbaga, wait. Kasi ito, kumbaga, ito yung substrate natin. Kunin mo yung plastic nga yan, yung buti. Para baka mamaya. Kumbaga, demonstrate ko to sa inyo, ha? Demo sa mga, ano. Wait lang, wait. May dawa tayo ng substrate. Assuming. Ito yun, ha? Okay, okay. Okay. Yeah, para mag-harvest. Kunwari may kabuti na. Ito, may tagit na to ha. Assuming lang to ha. Yan. Sige guys. Kunwari yan yung kunwari, down ng saging. Substrate na ginawa. Yan yung substrate. Down ng saging. Boss, ito yung plastic. Yung plastic ano? Ito yung pinagdugtungan. No? Yan, pinagdugtungan ito. Kunwari, itong garapo na to, bato. Ayan, bato. Kunwari yan yung bato. Kunwari yan yung bato. Tapos, mag-harvest ka na. Oo, mag-harvest na ako. Ano? Sige, sample lang to ha, demo. Kasi yung iba kasi binubuksan lahat yan, tanggal ng plastic lahat, inaalis. Dito, may malaking kabuti dito. Kabuti dyan. Dito, may maliliit pang ano. Maliliit pa, kapiliit ng buti ng mais. Yan. Kung saan yung malaking parte ng kabuti, na haharbisin ninyo. Tanggalin nyo si bato, ito. Kunwari, ito yung bato, ano? Tanggalin yung bato, oh, yan. Buksan nyo ito, ganyan. Buksan nyo, ipasok nyo. Ganyan. Tapos ipasok yung kamay nyo dito. Dukutin. Dukutin, silipin nyo, dukutin nyo lang. Silipin nyo, dukutin nyo, tanggalin ganyan. Tanggalin nyo, ganyan. Pag-harvest. Ganyan, pag-harvest, ano? Dukutin lang yung mushroom na dyan. Tapos, pagkatapos nakuha yung mushroom na malalaki dyan, pati dito, ibalik na yung plastic sa ayos niya. Ibalik na sa ayos niya. Ganyan, tapos ilagay ulit si bato. Para hindi mag... Anong purpose niya? Ang purpose niya kasi, para binalik ko to para mabigat yung plastic, para hindi mahanginan yung maliliit. Kasi pag nahanginan na yung maliliit doon, na ano... At saka anong purpose mo kung bakit dinukot-dukot mo yung ano kabuti? Kasi pag dinukot ko yan, pag mahanginan siya ng ano... pag nakabukas siya ng matagal, mahahanginan na yung maliliit, mamamatay na yun. Oh, hindi na lalaki yung bini, hindi na lalaki yung kabuti. Kaya ganun ang tinuturo ko para makapag-harvest kayo ng 3 to 4 times. Yung iba nag-harvest hanggang 5 times. Kasi yung iba, naalagaan nila, no? Kasi yung iba, tuwang-tuwa pag ano, mga first time na tatanim. Ang ginagawa, tinatanggalan yung plastic lahat ng substrate. Mali yun.
Kasi yung maliliit doon, mapiktuan. Marahanginan ay matutuyuan na. Matutuyuan na siya. So, ang tinuturo ko sa inyo, yung pag-harvest ng ganon. Pag-harvest to, Dugutin nyo lang siya. Kaya nga ito, kaya may pinagdugtungan siya ng ganyan. Ito, ginagamit, pinupunit. Kaya para madukot nyo yung kabuti dito hanggang doon. Yung gamabot ng kamay ninyo, tapos yung may ganito na naman siyang ganitong ano, pinagdugtungan. Nung kailit bandaron, magbubugas. Yung maabot-abot ng kamay ninyong dukutin. Ngayon ang tinuturo ko sa inyo. Yun ang... Hindi nyo na kailangan... Baka ititip nila. Hindi na, hindi na kailangan, ha? Hindi na kailangan itip yan. Hindi na kailangan itip yan. Basta may pabigat siyang bato. May pabigat siyang bato. Bato. Tapos dun sa kabila, may bato din. Ayan. Iayos yun lang. Kasi, pag ititip nyo pa, tatanggal. Minsan may napansin kasi ako nakatip. Nakatip. Kasi, mas mahirap niyang tatanggalin. Hindi, mahirap na tatanggalin yun. Mas maganda, bato. Ang ilagay nyo. Pag-harvest nyo, tanggalin nyo yun si bato. Ibukas yun na ng ganyan na maliit, ganyan. Dukutin nyo lang kasi may tumutubo din sa lupa. May nag-ano, si Fritz. Ilang weeks po tatagal, sir, bago magpalit ng taniman? Kasi... Ilang weeks? Kung maluwang yung area nyo, huwag mo muna tanggalin yung substrate. Kaya mo muna siyang naka-plastic. Kasi minsan, ang tawag sa amin dito yun, second crop na. May tumutubo pa din doon, napakunti-kunti. Tapos yung unang substrate mo, may tumutubo pa ng konti doon, sumasabay na doon sa pangalawang tarim mo. So babayaan lang niya yun, babayaan nyo mo lang yun na may tumutubo-tubo pang ano, tumutubo pa doon, pang gulay-gulay. May tumutubo pa din doon. Ayan. So, ang tawag doon, second crop na. Second crop. Ang tawag doon. Yan na, so, Madam pag, Fritz, pwedeng ano daw. Pag maluwang yung maluwang yung bakuran mo, pwedeng huwag muna yung tanggalin. Hayaan mo muna siya doon. Hayaan muna doon, tapos. Habang yung panibagong tanim mo, panibagong tanim sasabayan mo, yung luma, may makukuha ka pa daw ng konti-konti doon, panggulay. Pag wala ka naman kita na natutuyan na yung substrate, yun, pwede mo siyang itapon. Pag nakita mo daw natutuyan na yung substrate, pwede mo na daw yung itapon. Itapon mo yun. Pwede, kung meron kang vermicast dyan na ano, yung mga bulate, pwede mong ipakain doon sa vermicast. Yung magiging fertilizer yun. Yung dahon ng ano? Sige, pakain mo sa vermicast. Uh-huh. Yung tawag nila yung... Alumbaya. African... Alumbaya. Basta African yung ano yung tawag dito. Ay INC yun eh. African night floral. Kami yung ano, yung bulate. So, nasample ko na. Nasample yung na. Pag-harvest. Ayun. Kasi i-update ko naman kayo pag mag-harvest na ako eh. So kayo mag-alala. I-update namin. Kasi pag mag-harvest na ako, kasi gabi kami nag-harvest dito, kailangan yung kabuti makarating sa bayan ng mga 4:30 ng madaling araw. Kasi ibibinta nila. Kasi ibibinta nila yun. Tapos yung magbibili din sa akin, ibibinta rin niya sa ano, bukuha din sa kanya. Kung mag-reseller din siya, isang bagsakan lang yun. So, paliwanag ko na sa inyo yung pag-harvest. Kasi yung iba sa YouTube, yung tinuturo doon na ano binubuksan nila lahat. So mali excited, yun. Excited kasi sila. Mali yun, mali. Excited sila sa mali yung nakikita yung sa ibang vlogger na binubuksan lahat yung pag-harvest. Pinapakita. Mali po yung pinapakita. Saka mas magandang i-harvest yung kabuti pag hindi pa siya bukang-buka. Semi-open. Pag semi-open sa kabutons, mabigat yon. Mabigat. Saka mas maganda yun, mas masarap yun. Mas mabigat yung, kasi ano, yung buka. Buttons at kasi saka semi-open. Kasi mas mahal sa amin yung ano, yung ganun eh. Depende sa inyo kung presyo ng buka parehas. Sa inyo eh, parehas din na nasa 400 binta nyo. Okay lang, harvest nyo yun. Harvest nyo lang, kahit buka. Ang pinamaganda nga kasi nun, yung semi-open, kasi yung kabuti nga ano, eh, pag bumuka na yun, ba, ito yung buka. Tapos sa silong niya, maraming buto na maliliit. Kasi ang kabuti, pag lumalaki, mainit. Mainit yan. Kaya kailangan natin magpasingaw ng konti sa taas, ng substrate. Kasi pag sobrang init. Paano magpasingaw? Parang ano, gagawa ka lang butos ng ganyan kalaki lang. Ganyan lang, kalaki ng butos. Sa ibabaw niya. Sa ibabaw niya. O, sa gilid. Isama mo yung plastic para dito ma-update sa... sila. Kaya... Pag ano na yan, ha? May bunga na. Pag may bunga na, no? Tapos... Ano lang.
kasi ito yung kasi sobrang init, no? Sobrang init. Pag sobrang init to, ha, mga sir. Kasi ganyan lang, ha. Pag paano magpasingaw pag sobrang init? Wait. Ayan, ganyan. Example na naman to. Pag sobrang init po, ano? Igaganyan mo ng plastic sa taas. Pag sobrang init yan, magpasingaw. Pilahin mo ng ganyan lang. Ayan, ganyan ang pagpapasingaw. Ayan ang pasingaw niyan. Ilang oras ang pagpapasingaw, sir? Pasingaw mo, pagtanghaling tapat, pasingaw mo. Basta hindi mahangin, ha? Pagtanghaling tapat, huwag po kayong magpasingaw pag mahangin, ha? Oo. Kahit maliit lang ang masingaw lang. Basta ganyan lang, kahit maliit lang. Ganyan. Oo, lang. Nakatakin tapos, po siya dito. Tapos dyan ang singawan dyan, sa taas. Lagyan niyo ng guling bato dito para hindi bumalik. Ayan. Bato, ayan. Tapos, after katapos mga hapon na pag lumalamig na ibalik niyo na pag lumalamig na balik niyo na yung ano yung pag lumalamig na yung pag lumamig na yung substrate niyo pag lumamig na daw yung substrate niyo ipasok yung kamay niyo para maramdaman niyo kung ano na malamig na yung substrate. Pero pag wala na kayong maramdaman na init ibalik niyo na yan ganyan ang pagpapasingaw pag sobrang init ha pag sobrang init ayan pag kasi sobrang ang, init kasi ang kabuti natin, pag lumalaki yan, mainit. Lalo na pag ang paglalagay nyo ng binhi ay sobrang kapal. Sobrang kapal ng binhi. Kung mga yung inorto yung sa akin na binhi na 3 kilos. Dapat sakto lang yung ang tinaniman nyo lang yun, nasa 400 na puto lang, inubos nyo yun. Sobrang kapal yun. So, pag sobrang kapal ng binhi nang inalagay nyo sa gilid. Nag-iinit. Gilid. Hindi. Ano? Oo, maraming ang tumubo. Maliliit. Maliliit. Nandito pa lang, puputok na. Maliliit. Dapat sakto lang, sakto, sakto lang po yung nipis. Paglalagay niyong ano, binhi. Sakto lang yung paglalagay na nipis kasi gagapang din yun. Gagapang din yun. So, lalo na ngayon, mainit ang panahon. Sakto lang yung paglalagay ng binhi. Pag gusto yung malalaki yung kabutay ninyo, manipis lang. Manipis lang, no? Paglalagay ng binhi. Oo. Okay, lagay ng tambak ng binhi, hindi. Hindi daw. Pangit yung pangit pag sobrang kapal. Hindi daw pwedeng ano, tambak ng tambak ng paglalakalan nyo. Nakita nyo ano, yung basta nakita yung dun sa live shoot. Baka akala nyo po kasi ano, pag naglagay kayo ng maramihang binhi, maraming tutubo. Maraming ang tutubo, maliliit. Maraming ang tutubo, maraming ang pinheads, pero maliliit yun. Puputok na. Dapat sakto lang yung paglalagay ng binhi. Kasi yung kabuti nga... Ganyan-ganyan nyo lang, oh. Ganyan-ganyan nyo lang, oh. Mabilisan. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, yung kabuti, mainit po yan. Mainit. Try nyo, pag nag-harvest yan ng kabuti, ilagyan siya plastic. Tapos balutin ninyo. Tapos mga after 30 minutes, ipasok yung kamay nyo doon. Isik-isik nyo doon sa kabuti. Ito naman si Pritz. Ay, mainit. Paano po dinidiligan, sir? O didiligan pa ba? Anong gusto mong malaman, madam? Kung may tumubo na yung... Ang kabuti kasi pag tumubo na yan, na kasing laki ng marble, na ano yung marble na bilog. Na, tinatanong niya, lab, kung ano. Oo, ngayon. Paano magdilig? Kung paano magdilig, ano? Kung ito yung substrate. Pag, substrate ito. May bunga na yan, no? Oo, may bunga na. Sa yan, ma'am, ganito, pag may bunga na yung substrate mo, kung gusto mong diligan. Dito, diligan mo sa plastic na to. Diligan mo sa ibabaw. Sa ibabaw niyan. Sa ibabaw kasi, ng plastic. Para yung tubig, tumulod ang sa lupa. Oo, pati yung lupa, pagidiligan din. Pag magdidilig ka, ma'am, ano ah, sa umaga lang. Tuwing umaga lang. Tuwing umaga lang. Mga 6 to 7. Mga alas 6. O, 7 o'clock. Kasi pag 10 o'clock to 11 na, mainit na. Yung lupa. Yung singaw ng lupa, mainit. Yung kabuti mo, papasukin ng singaw ng init. Maluluto yun. Malulusaw. Kaya pagdidilig lang tuwing umaga. Kasi malamig pa yung lupa. Tuwing umaga lang ha, wag sa tangan, wag sa hapon kasi mas mainit yun. Yung singaw ng lupa, mainit. Kaya umaga, ang advisable sa umaga, po. Ang advisable na pagdidilig. Madam, Madam Pritz. Umaga po, yung advisable kong pagdidilig. Umaga lang ha, sa ibabaw lang, wag mong tanggalan ng plastic. Wag tanggalan ng plastic. Okay. So, ano pa? Explain ko na yung, gusto niyong malaman. Ano ang sikreto kasi ng pagtatanim? Ang tinuturo ko ay para sa inyo kasi matagal na ako nagtatanim, sinisirip yung pagtatanim. So, para makaanik kayo ng ano, hanggang 3 to 4 times o 5 times pag maalaga kayo. Kasi yung ibang mga marurunong na tinuruan ko, umabot silang 4 times to 5 times na harvest.
pag wala nang silang ma-harvest, panibagong tanim sila ulit. Huwag muna nang tatanggalin yung ano, pinagtaniman kasi may tumutubo pa din pa isa-isa. Ano, panggulay-gulay, sayang din. Sayang din. So yung mga napapanood sa mga vlogger na ano, na binubuksan lahat, ay yun ay mamamatay na yung lahat ng malilit nun. Mamamatay na. Hindi na lalaki. Nahanginan na eh. So yan ang masasabi ko. So update ko kayo sa Facebook pag mag-harvest na ako. In this week or next week. Halimbawa, gusto nilang magtanim sa Dayami. Sa Dayami, mainit yun eh. Mainit ba yun? I-compost muna nila. Depende kung malamig sa kanilang lugar. Halimbawa sa ano no, Tagaytay. O sa lilim na malilim sa Tagaytay, na, sa Bagyo. O, ganun. Maganda yung Dayami sa inyo. Pag mga Tagaytay dyan, taga Bagyo. Pag sobrang i-compost nyo muna na, yun. Hindi. Pag sobrang malilim na malilim yung mga mangga na silong, hindi nasisigana ka ng araw yung lalim, pwede sila doon. Sa magsilong ng mga silong ng mga manggahan, no? Yung hindi nasisina ka ng araw na. Anong gagawin nila doon sa ano? Pwede sila magtanim doon. O yung anong proseso ng ano, Dayami? Yung Dayami, na ano, ibabad muna nilang ano. Ilang oras? Ngayon, kahit 8 hours lang yan nakababad. Tapos tanggalin. Pag sa Dayami? Oo, kasi kailangan palambutin yun eh, matigas yun eh. Tanggalin nila, iahon. Tapos iahon nila, hayaan muna nila doon na lumambot. Ayaan nilang lumambot. Oo, tapos itanim nila yun. Pag malambot na? Itatanim nila, pwede na. Pwede na yun, hindi na nila lalagyan ng tubig, no? Sa kaya mga malilit na gumagapang, na malilit yung parang naano sa manok. No, yun. Yung umog, ang tawag niya umog, yung malilit na gumagapang na mabibilis. Huwag kayong matakot doon. Parang kuto ng ano, manok. Parang kuto ng manok. Parang kuto ng manok. Huwag kayong matakot doon. Kasi ako nga, mas gustong gusto ko pag mayroon yun eh. Kasi ang ano ko doon, pag maraming ganoon, maganda yung ano. Pagkakatanim yung ano, yung maraming tutubo doon. Kasi kaya nila nilapitan yun, kasi mabango nila yun. Mabango yung amoy yung ano. At mabango rin yun ng kaputi. Oo. Gustong gusto ko yung maraming gano'n, yung ano, gumagapang. Ang ganda yun. Maganda yun. Kasi gumagapang sa mukha mo. ang kati nga yun. Pati lang yun. Pira naman eh. Pira. Nakakapira ka naman. So, paano yan? Bukas muna ako ng kamay ko. Naglalagkit na sa sukal. Paalam na po. So, bukas na lang po. Magpapashipping kami.